Stage ang ating unang contender for today mula sa Metro Manila na si Ira May Orias. Orias. Orias or Orias? Orias. Orias. Happy Valentine's Day! Esosyal ako eh. Katabi ko si Franco, kaya Orias. Taga-saan ka sa Metro Manila, Ira? Yes. Taga-saan ka sa Metro Manila? Muntinlupa po. Wow! Layo. So, doon ka nag-audition sa Muntinlupa Sports Complex. Kailan ka nag-start na kumanta? Siguro mga 4 to 5 years old po ako. Natatandaan mo ba kung ano yung unang kanta kinanta mo? Yung mga kanta ni April Borin ang natatandaan. Di ko kaya tanggapin. Bakit yun? Eh, diba, siguro kasi ano, hindi kami pala TV, so puro radyo lang. So parang yun yung panahon na yun, ganun yung mga tugtugan. Sikat na kanta. Nobel Boy, diba? Pero ngayon ba, Ira, yung music mo, ano, hindi na siya yung tulad dati? Medyo parang nag-evolve ka na, kumbaga. Ages na. Oo. Parang yung more on, ano na siya, pop and ballad, mga ganun, rock. Pop and ballad. Sino ba yung mga influences mo sa pop and ballad? Sa pop siguro si Jessie J, tapos sa ballad, si Jessica Sanchez pa, tapos sa ballad is si Sarah, ano ba yung upper line? Sarah Bareilles? Bareilles. Na-train ka ba kumanta o natural po, lang? Ano lang siya, nung bata pa lang po ako, siguro mahilig lang talaga ako kumanta, so yan lang. Yung bata ka, nagkasali ka lang ng contest? Hindi pa po. Nung ano lang siguro, nag-start lang po ako sumali ng mga contest nung high school. Bakit? Saka nung college. Bakit nung high school, college ka lang nag-start sumali ng mga yes, contest? Yes, but medyo late. Siguro kasi ano, parang dun lang yung time na parang naging confident ako na sa sarili ko na parang, ay, kaya ko naman pala. So, push lang. Yun. So, sanay ka nang humarap sa maraming tao pagdating sa kantahan? Kaya naman. Kaya. Bakit nung bata ka, wala kang confidence? Hindi ka ba na-push ng family? Wala ka ba support? Hindi naman po. Pero parang ano lang, more on studies ako nung time na yun. Mas so, nag-concentrate mo na siya sa pag-aaral ng kanta. Ito, anong ginagawa mo ngayon? Nag-aaral ka ba? Nag-work? Nag-work ako as a call center agent ngayon. Oy, hindi ko call center agent to. Hello! Hindi ba ano, hindi ba nakaka-apekto sa boses mo? Kasi lagi kang puyat, pag-shift mo pang gabi, ganun. Hindi naman, sakto lang. Graveyard ka ba, Ira? Ngayon, actually, yung sked ko is 4 to 1. 4 a.m. to 1 p.m. Wow, okay. So, early morning shift. Early morning. Actually, diba? So, galing siya doon? Galing ka doon? Ay, hindi. Kasi Wednesday pa yung pasok. So, off ko. Aside sa pagkanta mo sa, I mean, aside sa pagiging call center, meron ka pa bang ibang ginagawa? Like, nagigigs ka ba? As a freelance makeup artist po. Wow! Napansin ko, ikaw ba nag-makeup sa sarili mo ngayon? Can gusto I see? Gusto ko yung pilik mata mo. Kanina ko pa tinitignan. balik na tayo. Pero pala na ganun ka lang, Chris. Pero mini Chris. Okay. Pero ito, pansin ko talagang matindi yung pagkayod mo sa pagtatrabaho. Sino bang inspiration mo para sa pagkanta? Siyempre, yung family ko, tapos yung dad ko. Bakit yung dad mo? Actually, yung dad ko kasi, talagang supporter ka talaga siya since nung bata pa lang. Kahit nung nasa malayo siya, then kahit ngayong wala na siya. So, push lang. Tingin mo ba na namana mo ba yung pagkanta mo sa dad mo or sa mom mo? Siguro sa papa ko po, more on sa papa ko. Sa dad mo. Kasi si mama, more on sayo-sayo siya. So, talaga. So, pag pinagsama sila, singi and dance ka na. Taray. Pwede ba may tanong kung nasaan si dad ngayon? Daddy mo. wala na po siya nung July lang. Sorry. Recent lang. What happened to your dad, if you don't mind sorry to hear asking? That. It's okay. Ano po, heart attack po sa Saudi. Nasa Saudi. O yan, gamitin mo inspiration yes. Para yes. Sa magkano. Alam ko, sobrang proud ang dad mo sa'yo ngayon. For sure. Thank you so much, Ira. Galingan mo thank later. Thank you, Ira.